Ang Paschal Triduum. Pag-usapan po natin itong tatlong araw na ito. Huwebes Santo, Biyernes Santo, at gayon din po ang Pasko at Linggo ng Pagkabuhay. Unang-una po sa regulasyon ng tinatawag na General Norm of the Liturgical Year Calendar, ito po yung sinusunod na panuntunan ng mga liturgist ng simbahan, sabi po doon sa paragraph 18, the Triduum is the culmination of the entire liturgical year. Ibig po sabihin, ang sinisimulan nating kalendaryo ng Adbiyento, kung saan nagsisimula ang liturgy ng simbahan, ang pinaka-highlight po ay ang tatlong araw na ito, Holy Thursday, Good Friday, at Easter Sunday. At sabi po dito sa paragraph 28 ng nasabi ring dokumento ng simbahan, Lent lasts from Ash Wednesday to the Mass of the Lord's Supper on Holy Thursday. So malinaw po yun kasi marami nagtatanong, kailan nga ba dapat magtapos ang Kwaresma? Ayon po sa regulasyon ng liturgy ng simbahan, mula sa Ash Wednesday hanggang Holy Thursday, pag sinimulan na po ang misa sa hapon sa lahat ng simbahan para po sa paggunita ng huling hapunan, ito po ay pagtatapos na ng Kwaresma at pagsisimula na ng pagdiriwang ng Paschal Triduum. Sinasabi po natin itong Paschal kasi una po sa lahat, ang timing ng pagdiriwang na ito ay kaugnay ng timing ng pagdiriwang ng Passover ng ating mga kapatid na Hudyo. Alalahanin po natin na ang ginawang huling hapunan ng Panginoon ay Passover meal. Kaya nga po, tuwing dumarating ang taon, paiba-iba ang petsa ng Holy Thursday at Good Friday, depende po sa Passover ng mga kapatid na mga Hudyo. Maliban po dyan, tawag din po natin dito ay Passover, Paschal Mystery, sapagkat ito po ay may kaugnayan din naman sa ginawang pag-aalay ng sarili ng Panginoong Yesus bilang bagong Kordero Paskwal na nagbigay ng kaligtasan sa buong nilalang ng Panginoon. Tawag po natin dito ay Triduum. Ibig po sabihin, tatlong araw. Bakit po tatlong araw? Kasi po, sa Exodo chapter 12 verse 8, mababasa po natin na nag-reset ng panahon at kalendaryo ang mga Hudyo nung sila po'y lumabas ng Egypt after 420 years ng kanila pong slavery. Sabi po ng Panginoon, ito ang simula ng inyong bagong kalendaryo. At paano ang simula ng araw? Tuwing dapit hapon, yung pagbaba ng araw, sunset. Kaya po, tignan niyo, sunset ng Holy Thursday hanggang sunset ng Good Friday, unang araw. Sunset ng Good Friday hanggang sunset ng Black Saturday, pangalawang araw. Kaya po, sa gabi ng Black Saturday, patungo ng Easter, Sunday, yan po ang ikatlong araw. So, Paschal Triduum. Now, maliban po dyan, napakahalaga pong intindihin natin na bagamat tatlong araw po ito, ito po ay hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. Ito ay iisa lang sa pananaw po ng ating simbahan. The Passion, the Death, the Resurrection of the Lord. Tinatawag ng iba dyan, PDR,
ang misteryo ng PDR ng Panginoon. At ito pong ganitong pananaw ng simbahan ay makikita po natin sa pamamaraan ng liturhiya. Pag kayo po'y nakiisa sa celebration ng Holy Thursday, yung tinatawag natin na Mass of the Lord's Supper, mapapansin po natin na ang misa ay tatakbo gaya ng kinagawian natin maliban sa mayroong paghuhugas ng paa ng mga tinatawag na disipulo bilang isang paggunita sa ginawa ng Panginoon. Pero maliban po doon, ang misa'y dadaloy tulad ng karaniwan, ngunit sa dulo, isang bagay po ang ating mapapansin. Wala pong final blessing na ibibigay ang pari. Lahat tayo'y magproprosisyon upang ituloy ang pagdiriwang sa altar of repose, kung saan po mananalangin ang bayan ng Diyos sa mga binigay na mga handog ng Panginoon sa gabi bago siya umakyat sa krus. Ang priesthood, ang Eucharistia, at ang mandato, kaya nga Maundy Thursday, ang mandato na tayo'y magmahalan. Pagkatapos po nun, babalik ulit tayo ng Good Friday naman at gagawin ang tinatawag na pasyon at veneration of the cross, kasama na ang komunyon. Pero pansinin din po ninyo, ang liturhiya ng Biyernes Santo sa mga simbahan ay magsisimula po sa silensyong pagpasok ng pari, pagdapa bilang tanda ng pagkalungkot sa kamatayan ni Jesus. Ngunit wala pong gagawing tanda ng krus sa simula ng pagdiriwang. Tutuloy ang pari sa opening prayer at pagkatapos po nun, katapos ng komunyon at paghahalik sa krus, lahat po ay aalis ng tahimik na walang ibang seremonya. Lahat naman ay babalik sa gabi po ng Easter Vigil. Sisimulan natin ang lahat sa pamagitan ng pagbabasbas ng bagong apoy, prosesyon ng kandila ng Jesus na muling nabuhay. At pagkatapos po nun ng mahabang pagbasa ng iba't ibang mga kwento ng atin pong Biblia tungkol sa kaligtasan, dun lamang sa dulo ng lahat, sa pagtatapos ng Easter Vigil, doon po gagawin ang pagbabasbas. So mapapansin po natin, ang Easter Vigil o ang Paschal Triduum ay hindi po tatlong pagdiriwang. Ito po ay iisang pagdiriwang lamang ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus na ginaganap natin sa tatlong araw. Para maintindihan ng mga millennial, para kang nanonood ng kwento, pinopos mo lang, hindi mo ini-stop, hindi mo ini-eject, pinopos mo lang, tatlong pos, at pagkatapos nun, ang pagdiriwang ay tapos. Ano naman po ang focus ng bawat selebrasyon sa Huwebes Santo? Siyempre, ang focus natin sa ating pananalangin ay ang Eucharistia. Yan po ang sentro ng atin pong bisita iglesia. Ang pagdalaw sa presensya, pasasalamat sa presensya ni Jesus sa Eucharistia. Gayon din po ang pagdiriwang sa pagpapari. Kaya batiin po niyo ang mga pari sa Huwebes Santo sapagkat yan po ang simula ng ministro ng mga pari. Do this in memory of me. At siyempre po ang mandatong pagmamahal. Yan, yung iba po, pag Huwebes Santo, nakagawian din nilang magkumpisal para sa ganon panibaguhin ang pagmamahal sa bawat isa. Pag Biyernes Santo naman po, siyempre ang focus ay ang
pasasalamat sa pagmamahal ng Diyos sa krus. Kaya po sa Biyernes Santo, hindi po tayo yumuyuko, hindi po, tayo po'y nag-genuflect at tayo po'y humahalik sa krus. Oh? And then, syempre, pagdating naman po ng Easter Vigil, ang focus ay ang renewal of baptismal vows, sapagkat dyan po tayo nakikiisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang malalim na kahulugan ng Paschal Triduum. Kami po'y inyong muling samahan sa susunod nating pagninilay at pag-aaral dito po sa Gabay sa Pagsamba at Buhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the Gospels. Pagpalain po kayo ng Panginoon.